Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit, mga kaaldab. Well, ito yung nakakatuwang mga eksena, mga kaaldab, nila Bain Polkerson at ng dalawa, mga kaaldab. Well, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Marami pong mga netizen ang natuwa, mga kaaldab, na talagang, kumbaga, masasabi natin na maganda yung mga punchline, mga kaaldab. Pero ibang-iba nga po daw talaga kapag si Menggay ang yung nag-deliver. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kakaiba nga po talaga kapag si Menggay yung masabi natin na talagang siya yung pinakamagandang punchline na ibinato, mga kaaldab. Real talk to, mga kaaldab. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa mga legit dabber cards na hindi naman po fans ni Menggay at masasabi natin fans lang ng Itbulaga. Pansin ninyo bakit yung mga mahalagang eksena o yung mga punchline kapag sina Jose, Wally, Paulo, yung nagbabato ng punchline talagang maganda. Real talk to, mga kaaldab. Pero kung titignan nyo si Maha tsaka si Miles, wala eh. Hindi ko naman dinadoubt po si Maha at si Miles, sinasabi ko lang po yung base sa mga nakikita ko, base rin po sa mga opinion ng mga netizen. Real talk to, mga kaaldab. Ako, sabi ko nga po sa inyo, pagdating dito kala Menggay, updated nga po tayo. Bagamat may mga issue na naman po na ibinabato at medyo nagkakaroon po ng hindi magandang komunikasyon ang kapwa natin True Blooded Aldab Nation, pinapagulo lang po ito ng mga Armin at syempre ng mga Alden Fanatics at mga Main Fanatics. Di po ba? Pero masaya po tayo ngayon dahil maingay na maingay ngayon ang 7th year Aldab anniversary. Syempre mas papaingayin ko siya, mga kaaldab. Di po ba? Ito yung sinasabi ko na sa mga taong hanggang ngayon ay hindi po sumisimpatya sa Aldab, masasabi natin na Mr. Destiny, Aldab din kami, kaya lang medyo nag-agam-agam kami sa mga lumalabas. Well, wag nyo na pong pansinin ano man po yung lumalabas ngayon sa social media. Yan po ay bahagi lang ng mga fake news na kumakalat. Bahagi lang po yan ng mga masasabi natin na hindi po talaga kaaya-aya. Ako po bilang True Blooded Aldab Nation, alam nyo naman na kapag may mga binibitiwan tayong update, 101% totoo po yan. Kasi galing po yan mismo sa loob po ng social media. Hindi naman po porket trending siya, pag-uusapan po natin agad-agad. Siyempre, titignan po natin, kukuha rin po tayo ng mga impormasyon sa mga nagko-komento. Sa mga netizen, di po ba? Ganyan po ang isa sa dahilan kung bakit po minsan natatagalan tayo sa pagbibigay ng update. Sinasabi nila, Mr. Destiny, napanood ko na yan kahapon, late ka na. Okay lang yon, mga kaaldab, kasi mas maganda po kasi yung talagang ina-update mo, 101% sigurado ka. Kesa naman po sa mabilis nga yung update ko, kulang-kulang naman po, hindi po ba? Ito yung sinasabi ko sa mga True Blooded Aldab Nation na lagi ko pong binibigay ng mga update, na bago po kayo maniwala sa isa nagbibigay ng mga update, tignan nyo po muna yung mga komento, basahin nyo po muna at doon naman po kayo makakuha ng mga impormasyon. Hindi ko naman po sinasabing kumbaga doon kayo tutukoy, kasi may mga nagko-komento na matatalino po eh. Kumbaga masasabi natin na alam din po nila, gusto lang po yung magpayabang. Uy, alam ko yan, di po ba? Yun yung magko-comment doon. At 101% yung comment niya ay talaga naman pong totoo. Real to kaya, mga kaaldab. At sa ulitin ko uli, for the record lang po, wala pa pong update o balita na naandyan po si Richard Polkerson sa Sabado. Medyo nakakalungkot po, di po ba? Kasi parang matatapos na po yung July. Wala pa pong Richard Polkerson ang nakikita natin sa Itbulaga. Bagamat may mga taping, pero sabi ko nga po sa inyo, ilang oras lang naman po yung Itbulaga po, pwede naman pong humabol si Richard Polkerson kapag ka-taping na. Pwede naman pong mag-adjust, di po ba? Well, totoo to, mga kaaldab. Pwede po mag-adjust yung mga director o yung cast kapag
kailangan si Alden sa Itbulaga o nasa Itbulaga siya, habol lang po siya. Ginagawa po 'yan. Madalas o dati po talagang ginagawa na 'yan. Pero gaya nga po ng sinasabi ko, iba na po kasi ngayon. Yung tipong kahit na walang ganap si Alden pag ayaw ng GMA, wala po tayong magagawa. Isa po ito sa nakakalungkot. Pero yan po yung katotohanan, mga ka-Aldab, na wala pa rin pong update patungkol po kung darating nga po ba o hindi si Richard Folkerson sa Sabado. Pero sabi ko nga po sa inyo, lagi lang po kayong tututok dito sa channel natin para maging updated po kayo, especially yung mga mamis, mga titas na nag-aabang po sa update ko. Eh lagi po kayong tututok, babalitaan ko po kayo kung totally na andyan si Tisoy sa Itbulaga. Hindi po ba? Real talk to, mga Kaldab. At sa magse-celebrate nga po bukas sa McDo ni Richard Folkerson sa Binyan, eh kuha po kayo ng mga photos na mga ganda, tapos i-share nyo po sa social media. Ganun din po yung mga pupunta sa McDonald's ni Mengay. Huwag nyo pong kalimutang mag-post, huwag nyo kalimutang mag-video, at kumbaga i-post nyo sa ano yan, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, ikalat nyo po. At kapag nakita naman po natin, isishare naman po natin yan eh. Para makita rin po ng mga ibang true-blooded Aldab Nation na marami rin po yung nagse-celebrate. At ito, sa team abroad naman po, sa team abroad, sa mga pupunta po sa McDo ni Mengay o ni Tisoy o ano ba yan, ibig sabihin sa McDonald's o kaya sa mga restaurant, kahit ano man pong pagdarausan po ninyo sa bahay man yan o magkakasama kayong mga True Blooded Aldab Nation, huwag nyo pong kalimutang i-post sa, ulitin ko, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, kahit sa pong social media account, i-post nyo po. Malay nyo po, may makakitang True Blooded Aldab Nation, i-share po sa atin. Di po ba maganda na yung taga ibang bansa ay nagse-celebrate din po ng 7th year anniversary ng Aldab Nation? Siyempre, pag nakita yan ng GMA o Itbulaga, eh, baka magdalawang isip po sila. Di po ba na mag-isip-isip siya na hindi po talaga totally nawala ang True Blooded Aldab Nation. Kumbaga, nandyan lang yan, nag-aantay kung kailan nga po ba lalabas o kung kailan nga po ba pagsasamahin muli sina Main Folkerson at Richard Folkerson sa Itbulaga. Mali nyo po, mga Kaldab, sabi ko nga po, bilog ang mundo, di po ba?